Oh, wala akong masamang balak, ha? Konnichiwa, what's up? Welcome dito sa ating... And today, ang vlog natin ay tungkol sa ano? Sa scam ni Mama para lang mapag-exercise ako sa pagbabike ko. Kasi ilang araw na akong di nakapag-bike ko, naisip eh. Gustong gusto ko na rin syempre mag-bike. Kaso nga lang, di ba? Baka mahuli. Mapak-base. Mapupunta tayo sa pulis, di ba? Mapag-push up ng tanod. Kaya, ayun, si Mama. Gumawa ng scam niya. Para lang mapag-bike ako. Kahit saglit na oras na naman. Come on! Hey, pa! Gusto ako. Opo. Sabi nung nanay ko mga nakarang araw, mag-vlog na daw ulit ako. Kasi ilang linggo na ako din nakakapag-upload, sayang naman. Diba? So, wala akong may content. Inano ko na lang. Do content ko na lang itong gagawin namin ngayon. Gagawin namin ngayon, magbabayad kami ng utang. Ewan ko kung utang yun, kasi bumili na lupa si Mama. Ayan nga pala si Mama, oh, lalakad. Ma! Check out! Ha? Ano? Ayos ba yung camera? Oo, oh, kanina yan. Atin? Magkano ka? Mag-video yan. Ikaw? Hmm. So, ikaw pupunta muna ako, Laray? Oo. Pupunta ako sa bahay ng klasiko. Kasi may ID doon. Ayaw sabihin sa akin, Mama, kung anong klaseng ID. Ako naman kukuha. Kaya malalaman din natin mamaya kung anong klaseng ID yun. Pupunta muna ako, Ray. Ang pangalan na kaklase ko ay Ray. Nandito na ako, Laray. Pasok na ako dito, ah. Balik na ako mamaya. Story time! So, yun nga, di ba? Papasok na ako dun sa, ano, skinita. Tapos, nung papasok na ako, narinig ko si Mama sumisigaw. Nakasakay siya sa tricycle. Banday. Po, bakit? Pagkatingin ko, abin, nasa tricycle siya, abin. Hindi, dyan kukuha ng ID dito. Sinundan ko yung tricycle niya. Hindi pala mismo sa bahay nila Ray kukuha ng ID. Malapit lang pala doon. Hindi, sinundan ko siya. Oh, dito daw. Ang tinuro niya na. Kala ko, kasama ko siya kukuha ng ID. Hindi pala siya kasama. Ako lang ang kukuha. Tapos nung maya-maya, pagka sabi, oh, kunin na dito. Hindi ko kunin ko na. Pagtingin ko, wala na siya. Iniwan ako. Diba, ang galing. Iniwan ako. Hindi ko naman ID yung pinakukuha. ID niya yun eh. Nasa kumpay nakuha niya. Buti na lang. Andun yung kaklase ko si Ray. Medyo
konting kwentuhan, no, tungkol sa mga modules nila. Tapos pagkakuha ID, umalis na ako. Pagkakuha ko ng ID, umalis na ako, syempre. Tapos sinundo ko na si mama sa TV. Daming truck dito, ha? Ay! Ngayon pala, nasa ano ako? Ngayon ay nasa Barangay Calasuchina ako. Kanina pa pala. Ngayon, eto na, oh. Maligayang pagdating. Barangay Dingin, Paglag. Paglag means pagsanhan laguna. Pero malayo-layo pa yung pupuntahan. Buti na lang smooth yung daan dito. Hindi masyadong malikot yung camera. Problema lang dito, guys. Konti lang tao. Baka mamaya makuha ng cellphone ko. So dito may mga batang tatawid. Diba? Smooth yung daan. Sana ganito lahat ng daan sa buong mundo. Dito masarap magbike. Nagbabike ako dito madalas kasi hindi ganito kainit. Tuwing umaga ako nagra-ride dito. Na. Walk to the... Balik sa part niya. No? Lubak-lubak. Another story. Nung dumating na ako dun sa pagkikitaan namin ni Mama, di wala siya dun. Tinanong ko yung babae, yung nagbabantay dun sa lugar, tinanong ko, "Te, nakita niyo po si ano dito?" Di tinanong ko. Sabi, "Ah, wala to, hindi ko pa ano, wala pa siya, di pa siya na dumadating dito." Ay, isip ako, "Ah, sabi ni Mama, dito kami pupunta." Kaya, hinanap ko kung nasan siya. Tinignan ko kung nasan siya sa ano. Kaibigan niya, lagi niya kukuntuhan. Si Tita Faye. Pangalan niya Tita Faye. Tinignan ko kung nasan siya. Tapos pagtingin ko, nandun siya. Akala ko talaga, ano. Gusto niya lang ako, inaikot-ikot niya lang ako. Gusto niya lang ako mag-biking. Gusto niya lang ako mag-exercise. Oh, balik tayo. Ipupuntahan tayo. Ayun. Ma! Paano ako bubay ka na doon? Ito nga pala oh. Sabi sa inyo, nandito si Mama. Hindi ko makakita ako. Sibo ako. Hi! Tingin. Kaya pala si Tita Faye, sinasabi ko kayo kanina. Gracias. Dito si Mama eh. Diba? Kala ko nagbabayad ko doon, pumunta ako doon eh. Umuutang ako dito ng pera. Hindi po, okay lang ako. O, panis, sa daming tanim. Tanim ba yan? Tanim yan oh. Ba't may ginto kami sa bahay eh? Kasi ito yung ano, ito yung binawi ko. And another story. Last na story. Nung, video ko si Papa naman. Nung ano, dito, bago ako umuwi, nagpaano mo, mamauwi na ako. Tapos ano, sabi,
mamaya ako eh, xerox mo muna itong mga ID ko na dala ko. Nung na-xerox ko na, nung bibigay ko na kay mama, nalaglag ko pala yung isa sa daan. ID ni Papa. Ayun si Papa dumaan. ID ni Papa nalaglag. Buti na lang, nung binigay ko kay mama, nakita niya kagad, oh, kulang ng ID. Nahanap ko kagad. Buti nandun na siya sa gitna nung daan. Mabilis lang siya makita kasi kumikin ng kinang. Nakuha ko agad. Hindi, balik ko agad kay mama. Yan, nakaka-uwi na rin. So, nakaka-uwi na ako. Wait lang, tawag pala ako. Ayan. Uwi na ako, tinawag pa ulit. Papa? Unit, oo. Wala naman ID ni Papa dyan. Oo, pero yun, ayan o. Ano ba malay ko? Tingnan mo dun. Baka na ako tulog. Sa SS mo naman yun, baka na tulog. Pinawala pa nga daw. Kapil pa naman yun ID na ko. Mahangin pa naman dito. Tamo na ang vlog. Ipauna na ako. Wala na. So, yun ang ano. Sa wakas, naka-uwi na rin. And lesson learned. Huwag kagad maniniwala. Susunod, tatanungin ko muna si mama kung anong tunay niyang intention, kung anong gusto niyang papagawa. Susundin ko naman eh. Sa susunod na video, papakita ko naman sa inyo yung sinabi ko sa inyo kanina. Gagala kami ng kaibigan ko na si Chatri, nakabike. Doon din sa dingin, kaso ibang ruta yung dadaan na namin pag-uwi. See you sa next video!